Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, anim na araw bagong Pasko, trahedya ang bumalot sa Tuguegrao City, Cagayan, nang masunog ang isang pension house at tindahan ng motorsiklo. 15 ang patay. Baliktanaw sa Tuguegrao Fire Tragedy. December 18, 2010 ng gabi, almost December 19 na iyon ng madaling araw, mga kapatid. Sa Tuguegrao City, Cagayan Valley, nangyari ang hindi inaasahan na gumulat sa buong bansa. Bakit? Bakit nakakagulat, mga kapatid? Ating alamin. Bago ang lahat, disclaimer muna tayo. Ang mga susunod na salaysay ay base lamang sa aking nalalaman, maaaring maging iba sa ibang balita o maaaring totoo ang mga ito. Kayo na ang bahalang humusga, mga kapatid. Bago ang lahat, kung ikaw ay hindi pa nakakasubscribe sa aking channel, ay ito ang iyong pagkakataon upang magsubscribe at isang like lang naman dyan, mga kapatid. Para updated ka sa aking mga uploads, ay click na natin ang notification bell, or should I say, i-bell all muna ang aking channel. Huwag nyo din kalimutan na mag-comment sa ibaba upang sa dulo ng aking mga videos ay may shoutout ko kayong lahat. Hindi ito simpleng kwentong bahay lamang o kwentong pasalinsalin, ngunit ikaw na ang humusga at magsaliksik kung totoo nga ba o hindi ang aking mga nalalaman. Comment down below. Mabalik tayo sa kwento. Heto ang mga bagay-bagay na tatalakay natin sa video na ito. Una, baliktanaw sa nangyaring trahedya. Pangalawa, sino ang mga taong involved? Pangatlo, ano ang update sa kaso ng trahedya pagkatapos ng 10 taon? Okay. And it goes a little something like this. Una, baliktanaw sa nangyaring trahedya. Madaling araw ng December 19, 2010, 10 taon. 10 taon na nakalilipas na nagsimula ang sunog sa isang bed and breakfast hotel sa naturang syudad. Ito ay isang hotel na nasa gitna ng syudad at nasa kanto lamang mismo. Or should I say, nasa main road lang siya, kaya accessible ang hotel. Ngunit mas kilala rin ang building na ito dahil sa isang sikat na bentahan ng mga motor accessories na nasa ground floor lang mismo ng building. Makikita sa video na matagal na luma ang building na ito. Ano ang dahilan at kung bakit naging ganoon na lang katutok ang media sa isang akala mo ay simpleng sunog lamang? Alam nyo ba, mga kapatid, na hindi lang kasi simpleng mga guests ang naka-check-in sa hotel na iyon ng gabi na iyon? Sila ay mga nursing students na galing sa iba't ibang schools na magte-take ng nursing board exam sa di kalayuan na elementary school na ginawa munang exam center sa loob ng 3 araw na naka-schedule ng December 19 at 20. Nakakapanghinayang at nakakilabot ang mga sumunod na pangyayari kasi kung inyong makikita sa video ay may mga inabutan na nasa bintana at mga hindi na nakalabas. May mga ilan naman na nakatalon sa bintana pero dahil sa taas nito ay nasugatan sila at nabalian, ngunit pumasok pa rin sa exam center. Ang nakakaawa pa ay yung mismong mga kaanak nila na tumatawag sa cellphone nila
na nasa labas ng gusali na hindi alam ang gagawin at kundi umiyak na lamang habang pawala ang boses ng kanilang mga anak na nasa loob. Mahal, nagtataka kayo kung bakit alam ko ito. Dahil ako mismo ay nandoon at isa ako sa mga nag-send ng news scoop video sa GMA ng mga panahon iyon. Mabalik tayo sa kwento. Ngayon naman ay dadako tayo sa ikalawang kabanata ng ating kwento. Sino ang mga taong involved? Una ay ang mga nasabi ko kanina, mga nursing students at pamilya ng may-ari ng motor shop na nasawi sa trahedya. Pangalawa ay iyong may-ari ng motor parts sa ibaba ng hotel dahil siya ay nasa ikalawang palapag ng building na sinabi pang buntis ang asawang babae ng may-ari ng motor shop. Nakakalungkot mang isipin, ngunit hindi natin masasabi ang kapalaran. Pangatlo ay ang gwardiya na sinasabing dahilan kung bakit nakalak ang main entrance ng gusali. Ayon sa mga balita ay nagtago ang gwardiya na ito at nasabi din na natakot daw siya at nataranta kaya nailock niya ang gate ng mga oras na iyon. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit iisa lang ang entrance at exit. Oo, tama ka kaibigan. Iisa lang at dalawang tao lamang ang makakadaan ng sabay sa kripot nito. Okay lang sana iyon. Ngunit ang pinakamalaking katanungan, bakit naka-grills lahat ng bintana at naka-lock din mga fire exit na nasa mismong bintana rin? Gagawa ako ng panibagong content patungkol dito. Kaya make sure na mag-subscribe ka na sa aking channel upang maging updated ka. Mabalik tayo sa kwento. Isa pang nakakapagtaka mga kapatid ay kung bakit napakatagal nag-responde ng mga bumbero mga kapatid. Samantalang ang istasyon ng bumbero ay 200 meters lang ang layo mula sa hotel. Bakit kaya? Bakit nga ba, diba? Yan ay isa sa mga katanungan ng mga tao noon. Bakit nga ba? Ayon sa aking mga sources, noong gabi ng December 18 ay nataon na Christmas party daw ng mga bumbero. Kaya naman. Alam niyo na, December. Kaya naman maraming ganap. Nakainom daw sila o mga puyat daw kaya ganoon na lang. Katagal ang pag-responde nila. Ngunit hayaan na natin yan mga kapatid sa mga pulis at mag-imbestiga dyan. Pangapat na involved ay ang LGU ng syudad noong mga panahong iyon. Bakit? 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 Bakit nga ba? Baano sila na-involved? Kasi ayon sa investigasyon, paano nagkaroon ng business permit o permit to operate ang building na ganun? Samantalang hindi daw pumasa ito sa safety standards. Isang malaking na naman yan. Konting kaalaman lang. Alam nyo kasi mga kapatid, maraming permits at safety certificates ang kailangan upang ma-approve ang permit to operate ng isang building. Isa na dyan ang Fire Safety Inspection Certificate at marami pang iba. Mga kapatid, dito ko muna tinatapos ang ating kwento. Kasi pinapabili na ako ng suka para sa adobo. Abangan ang part 2 ng ating kwento. And as always, thank you for watching.